Good morning po. Tayo po yung mag-aaral ng salita ng Diyos. Aklat po ng Marcos sa Tagalog po, chapter 4, verse 40. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya?" Solusyon sa takot. Today, pag-usapan po natin yung fear. Kadalasan po, ang fear po ay nami-misunderstood po natin yan kasi ang pagkaalam naman po natin, kadalasan yung fear po ay normal sa tao. Pero dito po mapapansin nyo po sa talata pong ito, binabanggit po dyan ng Panginoong Jesus na yung fear po ay opposite of faith. Katangian po ng fear, kabaligtaran po ng pananampalataya. Kung tayo po may pananalig sa Diyos, hindi po tayo matatakot. Pero pagka nanguna po sa atin yung takot, kadalasan po ay nahihirapan na tayong manampalataya. Kaya napakahalaga po na makita natin na ang fear ay opposite of faith po yan. At ang fear po ay isang spirit para po nga sabihin na natin yan ang pinadadala ni Diablo sa mga tao para ma-paralyze po tayo. Katulad po sa nangyayari sa atin sa panahon na katulad po nitong kapanahunan natin o pinagdadaanan natin ngayon. Kaya kung hindi po tayo magbabantay, hindi tayo mag-iingat, ano po, posible po tayo talagang matakot at ma-paralyze po sa buhay na ito. At wala na po tayong magawa. Naalala ko po yung kwento po sa Numbers chapter 13 verses 32 hanggang Numbers chapter 14 verse 1 na kung saan nag-report po dyan yung mga espiya na negative report po yung kanilang ibinigay sa bayan ng Israel. At alam naman po natin, doon po sa 12 spies na yon ang nag-report lamang po ng positive report ay yung si Joshua at si Caleb. Pero yung 10 po ay negative yung report na binigay nila sa bayan ng Israel. Kaya nahawa po no, yung bayan ng Israel doon po sa negativity nila. At sabi nga kumalat yung balitang yon at yung buong bayan ng Israel ay nag-iyakan. So natakot po sila. Kaya maintindihan nyo po na talagang ang fear spirit po yan. Kapag nakakarinig tayo ng masamang balita, nahahawa tayo at ng panghihinaan na tayo ng loob. Pero alam niyo po sa Bible po, ang Diyos po ayaw niyang panghinaan tayo ng loob. Sabi po sa Isaiah 41 verse 10, ang napakahalaga po nitong unawang ito eh. Kasi sabi diyan, "Fear not, for I am with you. Do not be dismayed," sabi ng Panginoon. "I will strengthen you, help you, and I will uphold you with my right hand." So ibig sabihin po pala, ang ginagawa po ng Diyos sa buhay ng tao, pinalalakas niya po tayo, tinutulungan po niya tayo at iniingatan niya tayo. Guaranteed po yan, yan ang pangako po ng Isaiah 41 verse 10. Palalakasin niya tayo, sabi sa Ephesians chapter 3 verse 16, "He may strengthen you with power in your innermost being." At ang sabi diyan, tutulungan niya tayo, sabi sa Hebrews chapter 13 verse 6, "The Lord is my helper, I will not be afraid." At pinoprotect tayo ng Panginoon. Sabi nga po, we are protected in this world. Yan ang sinasabi at ipinapangako ng John 17 verse 15 at 1 Peter chapter 1 verse 5. So mahalaga po na sa halip na mag-operate po tayo sa fear, sa buhay na ito dapat lagi po tayong mag-operate in the spirit of faith. So paano po natin magagawa yan? Turuan ko po kayo ng ABCD. Unang-una po, kailangan po merong assurance po tayo ng Word of God. Napakahalaga po na meron tayong pinanghawakang pangako ng Diyos. At alam niyo po dyan sa kwento ng Mark chapter 4 verse 35 to 40, sabi ng Panginoon, tatawid tayo sa kabila. So ibig sabihin po, may word of assurance na binitiwan po ang Panginoong Jesus sa mga disciples. Kaya dapat po panghawakan nila yun. Kaya alam po, nung dumating po yung bagyo, at yung malalakas na alon, mukha pong nalimutan po nila yung ipinangako ng Panginoon o sinabi ng Panginoon na tatawid tayo sa ibayo. Kaya napakahalaga po nung kailangan po may panghawakan po tayong assurance sa Word of God sa panahon pong katulad nito. Number two po, we must believe the Word. Alam niyo po yung storm po, nireveal lamang yan eh. Kung ano po yung laman ng puso nito mga disciples. Sila'y walang pananampalataya pa pala nung pagkakataon na yun. Kasi kadalasan po, ang taglay-taglay ng marami sa atin, yung tinatawag na mental agreement lang. Naniniwala po tayo sa mga sinasabi ng Biblia, pero hindi natin talaga inaangkin ito sa ating mga buhay. Kaya marami pong Christian ganyan, nare-reveal lamang po yung totoong pananampalataya pag dumating na yung bagyo. Pangatlo po, we must confess the word.
mapapansin niyo po, no, nung takot na po yung mga disciples dito, ginising nila ang Panginoong Jesus. At alam niyo po, sinabi nila sa Panginoong Jesus, Guru, baliwala ba sa inyo kung mapahama kami? Kita niyo po, nagsasalita na po yung fear, no? At dito mapapansin niyo po, hindi po dapat ganun tayong mga mananampalataya. Ang dapat po lumabas sa ating mga bibigyan, tinatawag na voice of faith. So kailangan po lagi natin i-confess yung mga pangako ng Diyos. Mahalaga po yun. Ano po, kung may alam kayo mga verses patungkol po sa inyong pangangailangan, pagkakataong ito, i-confess nyo po yun. Halimbawa, yung mga verses about healing, ano po, deliverance, freedom, strength, ang kinin po natin yun at i-confess natin. Ano po, napakahalaga po yan. Hindi lamang po tayo nananalig sa ating po mga puso, kundi sinasabi natin. Panghuli po ito, napakahalaga. Ano po, sinabihan sila ng Panginoon, nasaan ang inyong pananampalataya? Kasi sa buhay na ito, kailangan mag-decision po tayo. We must decide which side we belong. Doon ba tayo sa fear or sa faith? Napakahalaga po niyan. Kaya mahalaga po mag-decision tayo, no, sa ating mga puso na kung ano yung pananampalataya na natin, panghawakan natin. Ika nga, to live in the word, yun ang mahalaga sa mga believers. Kahit sabihin nila na nakakatakot na, wala nang pag-asa yung mundo, lahat nagkakasakit na, hindi natin sasabihin yun at hindi natin paniniwalaan yun. Mas mananalig tayo sa mga pangako ng Diyos. So again, ito po si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning!